ang binatang umasang magkaka-love life. Nabigla ako nang siya'y umiyak. Hindi ko nga alam kung may nasabi pa akong hindi maganda sa kanya. Ngunit ang makakita ng isang babaeng umiiyak at sa harapan ko pa mismo ay talaga namang nakakailang. Napadukot nga kagad ako sa bulsa ko. Doon ay kinuha ko ang pula kong panyo. Heto, pwede mong gamitin. Iniabot ko sa kanya ang bagay na iyon. Napatingin naman siya sa akin. Sunod nga na yun ay hawak ko naman ang aking panyo. Malinis iyan, dagdag ko pa. At gumaan ang pakiramdam ko nang kuhanin niya iyon. Agad niyang pinunasan ang kanyang luha. Maging ang pisngi niya ay ganoon din. Sorry, may nasabi yata akong di maganda. May kahinaan kong sinabi sa kanya iyon. Pagkatapos nga noon ay nakita ko ang pag-aliwalas ng kanyang mga mata. Hindi ko yun boyfriend, kapatid ko yun. Sabi niya sa akin, doon na nga ako nakaramdam ng hiya. Pero napatanong pa rin ako sa aking sarili kung bakit kaya siya umiyak. Nagsorry na lang uli ako at sinabi kong nagkamali ako. Pagkatapos noon ay kumain na kami. Hindi ko na nga nagawang tumingin sa kanya habang ginagawa yun. Napabuntong hininga na lang ako matapos akong uminom ng tubig. Pasimple akong lumulok ng laway at sumulyap sa kanya. Bakit ka umiyak? Mahina akong tanong. Napatingin tuloy siya bigla sa akin. Doon na nga nagkatinginan ang aming mga mata, pero agad din akong napayuko. Doon na nga nagsalta ang dalaga. Dahil matagal na kitang kilala, Jeff, at nalulungkot ako tuwing makikita kong malungkot ang mga mata mo. Bigla siyang umiti at natigilan naman ako. Hindi ko sigurado kung ano ba ang narinig ko. Seryoso ba siya? Ano ba ang pakialam niya sa akin para maiyak siya sa mababaw na dahilang iyon? Pagkatapos nga nun ay muli pa siya nagsalita. Gusto kong maging masaya ka, Jeff, sabi niya. Kinagabihan, nakapikit na ang mga mata ko. Pero gising pa rin talaga ang diwa ko. Hindi ako dalawin ng antok ng oras na iyon. Kilala ko si May. Hindi ko lang siya basta kapitbahay. Hindi lang basta isang kakilala. Natatandaan ko siya. Kaklase ko siya noong high school. Bakit nga ba hindi ko kagad iyon naisip noong makita ko siyang muli sa pinagtatrabahuhan ko? Matagal na naman kami magkatapat ang tirahan, pero bakit hindi ko siya napapansin? Napabangon ako at mabilis na umupo. Muli akong tumayo at kumuha ng baso para uminom. Sandali rin ako napatingin sa oras. Alas 11 na ng gabi at hindi pa rin ako makatulog. Naalala ko nga si May kung sino talaga siya. Napatingin ako sa kawalan ng oras na yun at bumalik sa alaala ko ang buhay ko noong high school ako. Jeff, sabay na tayong mag-recess mamaya, sabi ng isang babae. May, ikaw na lang. Sabi ko, markada, baka ulitin tayo, sagot ko naman ng oras na yun. Jeff, happy Valentine's Day. Nakangiti si May habang inibot sa akin ang Valentine's card na siya daw mismo ang gumawa. Kinuha ko naman iyon at nagpasalamat. Hawak ko naman sa kabilang kamay ko ang card na ibibigay ko sa crush kong si Marie. Pinagpuyata ko nga ang paggawa nito para ibigay sa kanya. Jeff, congrats, graduate na tayo. Nakangiti niyang sabi sa akin nang magtapos naman kami ng pag-aaral. Sa Maynila na ako mag-aaral, hindi na kita makikita, sabi pa niya at parang mangyayak-ngyayak pa siya habang sinasabi yun sa akin. May isang sobrang may lamang papel pa nga siyang inabot sa akin pagkatapos noon. Sige, congrats din, mag-iingat ka dun, yun na lang ang nasabi ko. Ano ito? Tanong ko pa. Basahin mo pag-uwi mo, sige bye. Tumalikod na nga siya sa akin matapos yun. Pagkatapos nun ay napatingin naman ako sa aking kaklaseng si Abby. Ang nililigawan ko. Napangiti nga agad ako at agad ko siyang binati ng araw na iyon. Si May, siya ang kaklase ko noon na inuulit lagi sa akin ang barkada ko. Si May na biglang lilitaw sa tabi ko kapag mag-isa ko at binabasted ng mga nililigawan ko. Si May na hindi ko pinagtuunan ng pansin nung high school kami. Naalala ko nga yung sulat niya noong graduate kami.
na itapon ko na iyon. Lahat ng mga ibinigay niya ay itinapon ko lang na parang wala lang. Si May na umamin sa akin na ako raw ang kanyang first love. Good morning, Jeff. Nabigla na lang ako nang buksan ko ang pinto ko dahil nasa labas si May ng oras na yon. Nakabihis na ito at mukhang papasok na rin ito sa pinagtatrabahuhan nito. Saktong nakabihis na rin ako ng oras na yon at papasok na rin. Napangiti na nga lang ako at binati rin siya. Sabay na tayo, wika niya. Ay nako, titigilan ako nung katrabaho ko. Iaangkas niya ako sa motor. Sagot ko naman at nawala ka agad ang ngiti niya sa labi. Sorry na lang ang nasabi ko. Okay lang yun, sige, uuna na ako. Sabi naman ni May at tinaliguran niya na ako. Nag-iba ang pakiramdam ko. Nakaramdam ako ng pagkadismaya ng oras na yun. Napatulala na lang ako at hindi ko maintindihan. Hindi ko alam kung bakit ganito ako kay May kahit noon pa man. Maya-maya pa'y may bumusina na sa tapat ng apartment ko. Si Ken ang katrabaho ko. Dito ako sumasakay kapag umaga. May dala na rin itong isang helmet para sa akin. Ang seryoso mo pre, sabi niya sa akin. Wala, tara na, baka malit pa tayo. Sagot ko naman matapos kunin ang helmet sa kanya. Pagkatapos nga nun ay umangkas na ako at umalis na kami. Maraming beses na ako na-reject. Pero bakit hindi ko magawang pagbalingan si May nung high school kami? Kung tutusin nga, mas may pag-asa ako sa kanya. At siguro, nagka-GF na ako kung nagkataon. Pero bakit niya kaya ganoon? Ngayon, narito na uli siya. Bakit ganito pa rin ako sa kanya? Itinataboy ko na naman siya mula sa akin. Lumalapit na naman siya, pero bakit ako ganito? Kung sino yung malapit sa akin, ay hindi ko makita. Nakatingin niya ako sa kawalan nung lunch break namin sa trabaho. Natatawa na hindi ako sa sarili ko. Kung gusto kong magka-love life, dapat patusin ko na si May noon pa man. Isa pa, may tsura naman ito. Pero bakit itinataboy ko pa rin siya? Bakit naramdaman ko na naman ito nang malaman kong si May siya? Ano bang problema ko? Bakit ganito kay May? Kinagabihan nga, isang katok ang narinig ko mula sa pinto ng bahay ko. Nang buksan ko ito, ay bumungad sa harapan ko si May. May dala siyang isang tasang may lamang ulam. Tinola iyon. Dinalang kita ng ulam, Jeff. Nakangiti niyang sabi. Kinuha ko naman iyon at nagpasalamat. Ako nagluto niyan, sana magustuhan mo. Dagdag pa niya at tumalikod na ito. Napatawag naman ako sa kanya nang hindi inaasahan. At ngumiti naman siya patapos tumingon. May tatanong ako. Napakuyom ako ng kamao matapos sabihin niya yun. May nararamdaman ka pa rin ba sa akin tulad nung high school tayo? Hindi ko nga alam kung bakit ko yun naitanong. 30 na ako pero parang ang baduy ng mga tanong na iyon. Ngumiti siya. Gusto kitang maging masaya, Jeff, pero matagal na yung nawala. Yun naman ang sagot niya. Ngumiti muli siya sa akin at may kung anong mabigat na bagay naman ang parang tumama sa ulo ko. Tumalikod siya at naglaho na nga sa dilim. Sa hindi inaasahan ay automatikong nakaramdam ako ng lungkot matapos iyon. Para bang nag-expect ako na may gusto pa rin siya sa akin. Kaso mali ako. Hindi ko nga maintindihan, parang nanghina ako at nasaktan nang malamang wala na. Bakit ako nasasaktan? Kayong lagi ko naman siyang tinataboy. Wala dapat akong pakialam. Bakit kasi naitanong ko pa iyon? Normal lang dapat ang nararamdaman ko, pero bakit napakalaki ng epekto nito sa akin? Nakakalungkot. Parang ang sakit. Nakakapagsisi na hindi ko sinuklian ang importansyang binigay niya sa akin noon. Kaya heto ako ngayon, umaasang balang araw ay magkaka-girlfriend na talagang napaka-imposible na lalo sa mga panahong ito. Living life, every day, late at night, not okay, all I want.